Kamusta ka anime? Ito na ang episode 23 ng Selection High versus Shohoku. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page at Facebook gaming page. Magbibigay tayo dyan ng skin. Ilalagay ko sa comment section ang link. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm bumping deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... Dahil sa ganda ng play ni Sakuragi at Rukawa, napataas tuloy nila sa 11 ang kanilang lamang laban sa Selection High. Di na tuloy mapakalipa si Coach Sirama sa kanyang kinauupuan. Mapupunta nga sa panig ng Selection ng bola at hawak na ito ni Hiragi. Kahit anong mangyari, huwag na huwag tayong susuko sa laban, wika ni Hiragi sa mga kasama niya. Tama siya, walang bibitaw. May natitira pang 5 minuto. Patunayan natin na kaya natin sa kanila na makipagsabayan, sigaw din ni Oda. Wala na kayo pag-asa, itigil nyo na yan, sigaw ni Singse sabay ngiti nito. Singse, huwag ka dyan makisali. Hindi ikaw ang naglalaro. Alalahanin mo, dayo lang tayo dito sa Japan. Pag-aawat ni Gauzan. Sige, atake na, Selection. Patunayan nyo ang mga pinagsasasabi nyo. Paghahamon ni Miyagi. Bigla ngang umatake si Hiragi, sabay sundot sa kanya ni Miyagi. Yun nga lang, isang behind the back ang ginawa nito na dahilan para malusutan niya ang depensa ni Miyagi. At isang jump shot nga ang ginawa ni Hiragi. Dahil open siya, pumasok ang tira nito. At puntos para sa team ng Selection High. Ang score ay 49-40. Babasa siya ang lamang ng Shohoku. Nice one, Hiragi, bati ni Oda sabay appear nito. Okay, depensa na agad tayo. Kailangan mas mapababa pa natin ang kanilang lamang bago magdalawang minuto, sagot ni Hiragi. Bumalik na nga sa pagkakadepensa ang team ng Selection High. Yan dapat ang gawin ng Selection High. Pagtibayin nila ang kanilang depensa para magawa nilang mapigilan ang team ng Shohoku. Dahil pag hindi sila gumawa ng paraan, makakasigurado ako na mananalo na ang team ng Shohoku. Wika ni Maki. Depensa! Depensa! Paulit-ulit na sigaw ng mga taong sumusuporta sa team ng Selection High. Sige lang, sigaw pa kayo. Hindi naman nanalo ang kuponan nyo. Tatambakan pa nila Hanamichi yan, ngising sabi ni Takamiya. Tama ka dyan, Tabachoy. Iyak na sigurado yan. Oras na makapuntos ulit ang Shohoku, tugon ni Oksu. Huwag muna kayo pakasigurado. May chance pa na mabago ang takbo ng laro, sabat rin ni Mito. Nasa Shohoku na nga ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Kalma lang tayo. Ubos shot tak lang ang gawin natin. Hayaan natin sila ang ma-pressure sa kakahabol ng lamang natin, wika ni Miyagi. Tama yan, Ryota. Panatilihin nyo na kayo ang lamang bago magdalawang minuto, sigaw ni Ayako. Oo, Ayako, my love,
Gising sabi ni Miyagi na namumula-mula pa ang pisngi. Hay nako, Ryota. Mag-focus ka muna sa laro. Baka maagaw pa sa'yo ang hawak mong bola. Muling sigaw ni Ayako. Narinig mo naman siguro ang sigaw ng my love ko. Pananatilihin daw namin ang aming labang. Paano ba yan? Mukhang kami na ang mananalo dito. Ngising sabi ni Miyagi. Huwag ka magsalita ng tapos. Hindi kami papayag sa gusto nyo na mangyari. Pababagsakin namin kayo dito mismo sa distrito nyo. Sagot ni Hiragi. Mabilis nga dinidribble ni Miyagi ang bola. Nang mapansin niya ang tingin ni Rukawa sa kanya na parang may binabalak. Sinubukan sundutin ni Hiragi ang bola sa kamay ni Miyagi. Yun nga lang, bago niya pa ito masala, naipasa na ni Miyagi ang bola papunta kay Rukawa. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, sabay atake nito. Yun nga lang, nagawa siyang mapigilan ni Ichiro. Soro, pasa mo dito! Sigaw ni Sakuragi. Ipinasa nga ni Rukawa ang bola kay Sakuragi. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, humarap naman sa kanya si Oda. Di na namin kayo hahayaan na makapuntos pa. Tumingin ka sa mga kasama mo, Sakuragi. Lahat sila binabantayan ng mga kasama ko. Kaya paano pa kayo makakapuntos niyan? Pagyayabang ni Oda. Ayos ka rin ah, Oda. Nakuha mo pa talaga na magyabang kahit tambak na kayo. Pero sige, susubukan kita kung talagang kaya mo ko na mapigilan. Seryosong sabi ni Sakuragi. Shohoku! Shohoku! Sigaw ng mga taong sumusuporta sa team ng Shohoku. Hanamichi! Kaya mo yan! Alam namin, ikaw ang makakapagpanalo para sa team mo. Sigawan din ng mga kaibigan niya. Ano kaya ang gagawin mo, Sakuragi? Makakalusot ka kaya sa mahigpit na depensa ni Oda? Wika ni Sendo. Siya na lang talaga ang makakagawa ng puntos. Dahil naka man-to-man defense na ang mga kalaban nila. Sabat ni Maki. Sakuragi, kaya mo yan. Ilan ang malalakas ang nakaharap mo? Alam kong hindi ka papatalo kay Oda. Ngising sabi ni Ayako. Tiningnan nga ni Sakuragi ang mga kasama niya. Sabay tango ng mga ito na parang sinasabing, ikaw na ang bahala, Hanamichi. Bigla ngang umatake si Sakuragi, pero nagawa siyang masabayan ng galaw ni Oda. Pero bahagyang hinawi ni Sakuragi si Oda at isang mabilis na behind the back dribble ang ginawa ni Sakuragi. Bumagsak nga si Oda. Tiningnan muna ito ni Sakuragi. Sabay ngiti nito kay Oda. At isang jump shot ang pinakawalan nito sa perimeter. Dahil open na open si Sakuragi, malaya niyang naibitaw ang bola. At pumasok ito. Puntos nga para sa team ng Shohoku. Ang score ay 51-40. Balik sa 11 ang lamang ng Shohoku. At 4 minutes na nga lang ang natitira para sa second half. Muli na naman nagsigawan ang mga manonood. Pati ang mga kaibigan ni Sakuragi, nagulat sa ginawang galaw nito. Lumapit naman sa kanya ang mga kasama niya. Sabay sabing, iba ka talaga Sakuragi. Kaya naman, malaki ang tiwala namin sa iyo na makakaya mo makapuntos. Kahit na mahigpit ang ginagawang depensa sa iyo. Siyempre no, henyo ko. At ang trabaho ng isang henyo ay buhatin ang mga kakampi niya. Wika ni Sakuragi, sabay tawan ito. Magsasalita pa sana si Miyagi nang awatin siya ni Mitsui. Hayaan mo na,
Miyagi, aminin na natin na malakas na talaga si Sakuragi. Diba ano? Rukawa, wika ni Mitsui. Napatingin na lang si Rukawa na halatang hindi sumasang-ayon sa sinabi ni Mitsui. Mataas talaga pride niya. Bulong ni Mitsui sa sarili niya. Binalikan nga ng tingin ni Sakuragi si Oda. Sabay sabi, "Ano Oda? Nabigla ka ba sa ginawa kong move sa'yo? Huwag na huwag mo kong mamaliitin dahil matindi ang magiging balik sa'yo." Seryosong sabi ni Sakuragi. "Mayabang," ang tanging nasabi ni Oda. "Oda," pag-aalala lang sabi naman ni Yoko. Napa-time out nga si Coach Hirama. "Time out, team selection high," wika ng mga committee. Nagpuntahan na nga sa kanya-kanyang bench ang mga player. Ano kaya ang susunod na plano ni Coach Hirama sa paghingi niya ng time out? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!